programang Caritas in Action. Sa mapagpalang araw po ng Biyernes, ika-24 sa buwan ng Marso taong 2023. Samahan po ninyo ang inyong lingkod, ang inyong damay kapanalig, Ruel Garcia. Ako naman po si Doktora Hilda Ong. Ayan nga po mga kapanalig, narinig nyo na, kasama natin ngayong araw. Doktora Hilda Ong, magandang hapon sa iyo daw. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapanalig at syempre sa mga nakikinig at mga nanonood sa ating ngayong hapon na to. Yes, magandang hapon and welcome back ha dito sa ating programa. Kamusta naman ang iyong mga araw, Dok Hilda? So far, sa ngayon, dahil 'di ba ano na summer na at ang ano natin, ang temperature natin na ayon sa PAGASA ito ay aabot hanggang 55 wow. degrees Celsius. Grabe. Tapos ang kaya ng katawan natin is only 37 degrees. Totoo yan, Dok. Alam mo, napakainit nga ng panahon. Nagsimula nitong linggo na ito, no? Oo, feel mo na yung init ng katawan. Katulad ngayon, isang halimbawa, itong pagsuot ko, dahil ako naka-uniform ng Veritas. Mm-hmm. Pero, kapag after here, kailangan ko magpalit ng damit. Dapat mm-hmm. ganung kulay. Dapat kulay puti, light mga light color. Colors. Dapat saka medyo loose. Para maano, yung, para kung pawisan man kayo, hindi masyadong ano, hindi talagang dikit sa katawan. And then, lalo na sa mga kababaihan, kapag kayo napawisan, dapat sa mga babae, lahat tayo may baon na t-shirt o damit. O tapos, syempre yung bra. Tapos, pagkabasa, palit agad. Kasi para maiwasan magkaroon ng sakit ng pneumonia. Tama ka dyan, Dok. Kaya hanggang mamaya, ha, mga kapanalig, magbibigay po si Dok Hilda ng mga paalala upang maiwasan nga itong mga pagkakasakit at mga suliranin sa ating kalusugan ngayong mainit ang panahon. Di ba, Dok? Yes. At mamaya, meron din tayong paalala sa mga SSS, mga surviving spouse. Mga members. Mga katulad ko na okay. Surviving spouse. Na may ilan, ano, hanggang katapusan na lang, kailangan magpaakop na kayo kundi mapuputulan ang iyong monthly pension. Nako, yan po ang pinakaayaw mangyari ni Doktora Hilda Ong, mga kapanalig, ang siya'y mawalan ng pension. Yes. kasi pagka naputol yan, nako, maghihintay kayo ng 3 buwan. Nako, sayang. Bago niya. Maibalik ulit ang iyong pension. Nako, very important yung pension natin. Alam mo, marami nga, hindi pa man, yung pag sila'y nag 60 o 65, ang inaabang talaga nila yung kanilang pension eh. Oo, tapos let's say kung may 120 contribution na, ang tawag doon, advance 18 month pension. Uh-huh. Ang lump sum, applicable ang word lump sum sa mga hindi umabot ang 120 contribution, isang baksakan lang wala na. Tapos na. Yun yung mga hindi umabot. Nang 120. Yung mga lumagpas ng 120, ang tawag doon, makakaroon kayo ng advance 18 months. Makukuha mo na yung 18 months in advance. And then after 18 months, katawan, meron ka ng pension. Ayun. So napaka-importante po niyan, lalo na sa ating mga senior citizen at syempre yung mga beneficiaryo ng mga ganitong benepisyo mula nga sa SSS. So sige, hanggang mamaya atin po yung i-discuss. Pero mga kapanalig, araw po ngayon ng Biyernes. Syempre marami po ang mga nagsisimba din sa Sambahan ng Quiapo. Halimbawa, mga deboto na ng Sareno. Sabayan po natin ng panalangin para din sa tagumpay ng ating pagminisyo. Ito ng ating opening song. Hinihintay kitang sumabay. Alam mo yung gift takes, yun ang talaga paborito kong kanta na yan. Lalo na kapag ka meron kang problema at nasolve ang iyong problema, yan ang kagat ng ano. Yun ang talagang gusto kong ano, mapakinggan na gift thanks. Yun ang nagpapagaang ng ano ng loob. Let's say may problema ka, pakinggan mo yung gift thanks. Gagaan ang iyong kalooban. Pre, lahat po ng biyaya na ating natatanggap ay ating ipinagpapasalamat sa poong may kapal. Siyempre, lalo na ang biyaya ng kalusugan. Oo. Ganyan, di ba, Doktora? Mm-mm. Kaya di ba lagi ko sinasabi na okay lang na maging busy ako araw-araw sa pagtulong, sa lalo na sa mga may sakit. Hindi ako yung may sakit. Oh, tama. Diba? Mas marami kang matulungan. Tama po. Kaya naman, mga kapanalig, kasabay nating pagpapasalamat sa Panginoon natin, sa lahat ng mayaya nating natatanggap, ipinagpapasalamat din natin, syempre, ang ating pagdiriwang ng kaarawan. At syempre, pag birthday mo, talagang punong-puno ka ng pasasalamat. Diba, Doktora Hilda? Sa birthday ko? Oo nga, lalo na this year. Ay, malapit na ba birthday mo?
Mayo pa, di ba? Mayo pa. Oh, Mayo pa. Oh, paghandaan na natin ang maaga. Ang problema, hindi siya natapat ng Friday. Hindi ba natapat? Itatapat natin. Nagawa natin ang paraan yan. Kahit hindi Biyernes. Kung ikaw ay merong handa na dadalhin. Okay, tuloy-tuloy na po ang Friday edition ng ating Caritas in Action. At kasama pa rin natin si Doktora Hilda Ong. Magandang hapon muli sa iyo, Doktora. Magandang hapon muli po sa lahat po na nakikinig. At ito po, na may pumapasok ng mga message sa atin. Okay. Ayan, basahin mo na, Doc. Si 1045. Tama po kayo, Doktora. Be blessed always so that you will be a blessing to others. Yan nga po. Ayan, siguro yung nabanggit kayo regarding yung sa pagtulong natin sa kapwa. Tama po. Ayan, maging biyaya tayo sa iba. Napakaganda po ng mensaheng iyan. Bago natin ituloy, Doc, sa iba pang mga nagpadala ng mensahe, padaanin muna natin itong pag-uulat ng ating kasamahan mula sa Veritas News Team. Maraming salamat sa iyo, Brother Jeremiah Figuerola. At Doc, sino ba mga nagpadala na ng mensahe sa ating Facebook? Mukhang marami ang nakamiss sa iyo, Doktora. At dito kay Warren na Gumangan. Magandang tanghali po, Doktora. Pwede po ba mag-file ng sa disability sa SSS? Pwede naman po kayo mag-file ng disability kung meron po kayong mga medical certificate na may ipapakita sa SSS, kasi syempre titignan muna kung ito ay partial disability o total disability. So ang SSS kasi kailan lagi may papeles, may dokumento na may pakita na galing sa doktor at saka sa mga laboratory test na nagpapakita na kayo po ay na talagang disability, disabled at member ng SSS. Oo, pero may mga ilang karamdaman lamang na kinukonsidera, no? Hindi lahat, parang tama ba, Doc? Oo, yung mga iba na talagang hindi na talagang makapagtrabaho. Okay. Yung merong tinatawag na partial, may siguro sa loob ng ilang taon, babalik ka na, gagaling ka na. Meron naman na total disability na lifetime na yun. Mm-hmm. Particular na yung mga pagkakataon na talagang mahabang gamutan. Mahabang gamutan. Okay. So bumabati rin tayo kay Veronica Felipe. Good afternoon sa iyo, Kapanalig Veronica. At Luis Santos. Mm-hmm. Pwede po paki-greet po yung inaanak ko sa Kumpil. Ayan. Altar server ng San Felipe Mary Parish Church, manduloy at maging model at talent na si Adrian Passion ng Advance Happy Birthday. Bukas po ang kanyang karawan, March 25. Galing po ito kay Ninong Luis Santos. Niya ito ng mandaling salamat po. God bless po. Ayan. Happy birthday in advance, Adrian Passion. Alright, at syempre mula naman kay Virgin Niegas. Wow, give thanks. Salamat, Lord. Amen at amen. Masayang makita uli ang ating magandang si Doktora Hilda Ong. Amen. Amen. At kay Ronnie Isada, good afternoon po, Doktora Hilda. Alam mo si Ronnie Isada, isa siya sa laging nagla-light sa YouTube channel ko. Wow. Thank you, Ronnie Isada. Ayan. God bless you, Brother Ronnie, ha? At syempre, si Kaligay Reyes, nakikinig na sa atin. At si Kapanalig Amor Mantele, mga suki natin. Sa programa. Okay, sa atin pong texter, nariyan na rin si 3198, Good PM, Caritas in Action, mapagpalang hapon, biyaya at masaya. Awa ng Diyos, masaganang kalakasan, Brother Well. Bigyan kayo ng kalusugan lahat yan sa radyo. Nakikinig ako palagi. Maraming salamat mula po kay Esther Salandanan ng Caloocan City. Ingat pag-uwi. God bless you all. Amen and amen. Ayan ha, talagang hanggang pag-uwi, Doc. Yes. Naalala tayo ng ating mga kapanalig. So, ingat din po kayo palagi. Okay? Aha. Sino pa may mga messages dito? Eto, pa-shoutout daw, Doc, si A392. Kuya Ruel, shoutout po kami kay Ate Remy, Ate Banji, at kay Mother Cecil sa Malolos Cathedral. Nagbibilang daw sila sa kasalukuyan ng pondo ng Pinoy. Ingat po at mainit. Salamat po. Wala kay Kapanalig Delia ng Malolos. Yes, at nabanggit mo na mainit. So, meron pa tayong isa pang tip. Mm-hmm. Dahil ngayon iwas sa heat stroke. So, kapag ngayon, siyempre summer na, maraming siguro ini-enroll mga anak nila sa swimming o maraming gusto mag-swimming.
Kailangan piliin po ninyo yung tamang oras. Iwas po ng alas 11 hanggang 2:30. Yung talaga sobrang init yon. Alas at, 11, 11 a.m. Hanggang... Actually, 10:30 medyo mainit. Pero pinakamainit si 11 to 2:30. So, kung at saka siguraduhin po ninyo, maglalagay po kayo ng sunblock o sunscreen sa mukha, sa katawan. Uh-huh. At higit sa lahat, yung mga may hilig maglagay ng mga pampaputi. Nako, bawal na bawal magpaaraw ha, imbis na pumuti kayo, makakaroon kayo ng patsi-patsi sa mukha. Yung po masama po yun ha. Yung mga nagpapaganda ng kutis. Yan ang mga nagpapatapos. At the same time naman, sa ngayon ako ay lagi meron akong laging baon na sombrero kasi yung natutupi ba, pagka sobrang init ang panahon, talagang maghat tala kayo kung ayaw niyo magpayong. Ako hindi ako mahilig magpayong eh. Talaga meron akong baon na sombrero at the same time mag-sunglass po kayo. Ayan. So kailangan meron kayong summer starter pack. Oo, sabi ng malay mo, meron kayong magandang hat, meron kayong sunglass, sabay selfie, o di ba? Pang summer look. Talagang pang ano ha, pang selfie ready ang gusto ni Doktora para sa syempre kailangan eh kahit pa paano nag-aayos. Oo, tingnan mo, meron akong dalang sample ng aking ano yan. Meron kang dalang hat. Oo, dala-dala ko yan. Iwanan mo na dito yan pagkatapos ng programa, Dok. Ha? Ang ganda naman ng kanyang ano, hat. O, di ba? Pagka mainit ang panahon, ilabas ka agad, isuot. O, tapos siyempre. O, tapos di ko lang dala sunglass ko. Eh, di sabay kuha ng picture. O, di ba? Natawa lahat. Summer with style. Yan ang hatid ni Doktora. Parang gusto ni Amy yung hat mo, Dok. So, binili ko to sa nung... Kasi nung pumunta ako ng Taiwan, nung Taipei, may isang araw na yung hangin, malamig, pero maanong araw, mas parang at least maano pa rin sa balat. Tirik ang araw. Kaya napabili ako ng Dioras, ng hat. At para may souvenir na rin ako. Opo. At abangan natin ang susunod na episode. Baka magparapol ng hat si Dr. Hilda. Antabayan na namin yan, Doc. O, sige, bago tayo magpatuloy sa iyong mga payo para sa pangangalaga din ng ating sarili. Ngayon pong mainit ang panahon, bibigyan daan po muna natin ang ating unang mananawagan. Damay Kapanali. Damay Kapanali. Tulungan ang ating kapanali. Nasa linya, Doktora Hilda, si Pelisa Cha. Siya po'y mula sa Cavite. Pelisa, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po. Tama ba ang iyong apelido ay Cha? Opo. Pelisa Cha. Okay. Mabibig Cha. Oo. Mainit ang panahon, Dok. Oo. Yeah. Pelisa, magandang hapon sa iyo. Kamusta ka? Magandang hapon din po sa inyo at sa mga taga-pakinig po at taga-subaybay po ng Radyo Veritas. Mm-hmm. Doktora, si Pelisa ay na-diagnose na mayroong breast cancer. At siya'y nangangailangan o nag-undergo ng chemotherapy. Mm-hmm. Ongoing na ba, Pelisa, yung iyong chemo? Bali po, nakatapos na po ako ng 6th cycle po ng chemotherapy po sa PGH po. Bali ngayon po, hormonal therapy na po ako. Meron po akong oral medicine daily po. Tapos po, need ko pong magpa-inject po ng glucerilin po at hyaluronic acid po every 3 months po. Okay. Ilang cycle po ba ang inirekomenda ng doktor sa inyo? Hello po. Ilang cycle po ang nirekomenda ng doktor na maging ang chemotherapy ninyo? 6 cycle po yung chemotherapy ko po na natapos. Opo. After po nun, hormonal therapy na po ako ngayon po. Since po nung December po. Ilang beses ang iyong hormonal therapy? Treatment ko po. Ilang beses po ang iyong hormonal therapy? Bali po ano po siya, meron pong binigay po sa akin na oral medicine po na araw-araw ko pong iinumin. Tapos po, every 3 months po, napapa-inject po ng glucerilin at saka po ng hyaluronic acid. Mm-hmm. Wala pong sinabi ang doktor kung hanggang kailan po matatapos. Mm-hmm. Kayo po ba ay nirekomenda na sumailalim din sa radiation? Opo, humingi po ako ng referral po dun sa simbahan ko na kakasakot po sa amin. Okay. Doon po, dito po sa Cavite sa San Agustin po.
Okay. So ngayon, Doc, siya may iniinom na gamot at paliban pa riyan, every now and then, siya ay nagpapa-injection. At may mga tuloy-tuloy siya na pangangailangan sa gamutan. Ano? So, Melissa, ano ba ang iyong pinagkukuhanan ng pangtustos para dito sa gamutan mo? Opo, hindi po. Sana po ako ng tulong sa lahat po ng may mga mabubuting kalooban po. Kung sino man po ang may mabubuting kalooban na tagapakinig po ng Radio Veritas po. Nanawagan po ako sa inyo po na sana po matulungan niyo po ako sa akin kung pangangailangan ko sa pagpapagamot po. Sa akin pong hormonal therapy na ongoing po. Mm-hmm. Sa ngayon, ano yung kabuhayan ninyo, Melissa? Bali, ano po ako, isa po akong single mom po. Single mom. Single mom po ako. Ngayon po, nakipaghiwalay po sa asawa ko, may nakilala po ako po na yun po yung stepfather po ng mga anak ko. Siya po ang tumutulong po sa akin. Siya po ang naghahanap po kayo sa pamilya po namin. Siya po ang binubuhay po sa amin sa ngayon. Yes, at Felisa, based on yung clinical abstract, nakalagay dito na yung biopsy mo ay ginawa noong September 2012, and then hindi ka na raw nagpakita, so nag-follow up ka na lang ng 2022. Bakit bigla kang hindi 10 ka taon. Oo, bakit di mo pinagpatuloy ang pagpapagamot dati yung nagpa-biopsy ka? Yes po, nung bali po nung na-operahan po ako nung December 2013 po, hindi na po ako nakapagpa-chemotherapy kahit po in-advise po ako ng doktor ko na mag-chemotherapy. Hindi na po ako nagpa-chemotherapy kasi po parang takot po ako po dati. Kasi po yung kapitbahay po naman na nagpa-chemo, hindi niya po kinaya na matay po siya. So parang nawalan po ako ng lakas ng loob, natakot po ako. Kasi po nung time po na yun, mga anak ko po, maliliit po, nag-aaral pa po. So takot po ako na hindi na po ako makapagtrabaho. So ang ibig sabihin dati na kumbaga na umiral ang takot mo? Takot. Opo. Naunahan po ako ng takot. Kaya po nung after ko lang po mapatanggal po yung sa right side po ng breast ko po, natanggal po yung pinaka-breast ko, yung pinaka-tumor, hindi na po ako nagpa-chemo. Hindi na siya, dapat kasi Doc, yun nga yung sa mother ko ngayon, di ba? After pala matanggal, ang general rule talaga, mag-undergo pa ng chemo. Ng chemo, para so, kasi, ko nga po yun, kasi ang reason ng doktor, so, kaya po nung 2022 po, bumalik po ulit yung cancer ko po. So naintindihan natin yung nararamdaman ni Felisa at syempre gawa na rin ng kakulangan ng sapat na kakayanan, Doc, para makapagpagamot. Kaya naging ganito yung kanyang desisyon. Although ngayon, Doc, may mga lumitaw pa na panibagong hamon ano, sa kanyang kalusugan. Halos 10 taon na nakakaraan, di ba, Doktora? Oo. At itong so far natapos mo yung 6 na cycle, base dito ang last cycle mo is October 23. So far kamusta na, Felisa, ang iyong nararamdaman ngayon? Po. Kamusta na yung condition na ano? Kamusta ka na? Mo. Ipakiramdam mo. Maganda naman po, may improvement naman po. Unlike po nung last year po nang hindi pa po nagpapakimo, talagang hinang-hinga na po ang oat. Masama na po lagi at nakiramdam ko na hindi na po ako halos makabangon-bangon po. Sa ngayon, desidido ka na ba na tuloy-tuloy ang magpapagamot ka, na hindi ka mawawala ulit o hindi mo biglang hindi magpapakita sa doktor? Ito po ba gusto mong ituloy ang pagpapagamot? Yes po, desidido na po ako. Regularly na po ako pumupunta ng PGH. Pag sinabi po ng doktor ko po, sinasunod ko po lahat po ang mga advice po ng doktor sa anak ko. Pagpagamot ko po. So talagang importante, Felisa, no, na masunod itong abiso rin ng doktor. Oo. Despite yung challenges, Doktora, financially at yung pangamba rin para sa iyong pangangatawan, naniniwala naman tayo nariyan ng Panginoon at natin itong makakayanan, ano, Felisa? Opo. Sa ngayon, base dito sa sinubmit na papeles, ang kailangan ni Felisa isang treatment protocol, isang 25,000 saka isang 14,400. Ayun ang halaga. Yun ang halaga na nakakailangan niya para matuloy lang niya ang kanyang mga medication, yung mga treatment niya.
Opo. So, Felisa, bibigay namin ang pagkakataon muli sa iyo upang umapela ng tulong at nawa itong mga kapanalig natin na nakikinig at nanonood ngayon, sila ay makatugon sa iyong pangangailangan nang sa ganon ay hindi ka na makarandam ng pagkatakot at mas lalo kang maging inspired na may pagpatuloy ang iyong gamutan. May mensahe ka ba para sa lahat, Felisa? Opo. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga taga-inig po sa Radio Merit at po sa sinumagandang kalooban sa inyo. Ako po ay nakikiusap po na sana po. Ako po ay inyo pong matulungan sa aking pinansyal po na pangangailangan at pambili po ng aking mga kailangan mga gamot po. Upang po mapagpatuloy ko po ang aking pong treatment po na napaalaga po. Maraming salamat po sa mga pong magbibigay ng tulong po. Nawa po'y pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Maraming salamat, Felisa. At sa gitna ng pagsubok na ito, aming titiyakin sa iyo na marami pa ang siyang magdarasal para sa iyong kagalingan. At naniniwala tayo, atin ito makakayanan, malalagpasan. Itaas natin ang lahat sa poong may kapal. Hindi ba, Doktora? Oo. Felisa, ang kailangan mo talaga, yung dasal sa ating Panginoon na sana itong sakit na bumalik, nag-recurrent, na sana hindi ka mahirapan. Yes po. Lagi po nananalangin po sa Panginoon. Maraming salamat, Felisa, sa iyong pagtitiwala. Tatawag muli ang ating mga kasama mula sa Caritas Manila para sa anumang pagtugon na ating matatanggap mula sa mga kapanalig nating nakikinig at nanonood ngayon. Dasal tayo, Felisa, nariyan ng Panginoon. Amen? Maraming salamat din po sa inyo. Maraming salamat po. Doktora, mga kapanalig, si Felisa Cha. Siya po ay diagnosed na nagkaroon ng cancer at hanggang ngayon naggagamot. Sumailalim na po siya sa chemotherapy, ngunit nangangailangan po ng karagdagang tulong para naman may pagpatuloy ang kanyang gamutan. Nabanggit mo yung mga halaga kanina, di ba, Doktora? Para sa kalagayan ni Felisa ngayon, hindi madaling tipunin ang mga nasabing halagang ito. Kumbaga sa gamot na kakailanganin niya, na siyempre hindi na niya kaya, plus yung mga ma-encounter niya dito sa sakit na breast cancer, kung saan ito ay recurrent na. Kaya nga yun ang sabi ko sa kanya, na kailangan talaga kailangan natin ng prayer para kay Felisa. Amen. Mga kapanalig, para sa anumang pagtugon, para sa inyo napakinggang panawagan, maaari na po kayo mag-text sa ating text line 0918-837-4827 o 0918-VERITAS. Kasi doon sa narinig po ninyo kanina at mga nakaano, sa ating mga kapanalig, kung kayo po ay meron po, let's say may makita ang yung doktor na may cancer o dapat ma-opera na kayo kaagad, makinig po kayo sa doktor, na kung natatakot po kayo na sa hiwa na sana ay maliit lamang, kung kayo ay nagpakita kaagad sa doktor, matanggal lang yung maliit na hiwa. Pagka pinabayaan nyo, buo na, mas malaki. Pagka mas malaki din ang gagastusin po ninyo. Minsan kapag ganun kaliit lamang, lalo na kami, di ba? Lagi kami may mga medical mission, lagi kami may minor surgery. Ito naman kayang-kaya tanggalin at wala pang gastos. So kanina, base sa kwento ni Felisa, siya ay natakot. Natakot 10 years, Doc. Oo. Tapos ngayon, nag-recur siya kasi once na ang cancer ay siya ay nag-recur, medyo mas mahirapan na yung pasyente. Opo. At batay po dun sa nabasa ni Doktora Hilda, hindi lang natin ito nabanggit kanina, pero maliban dun sa breast cancer, tila naapektuhan na rin yung kanyang lungs. Saka buto. At buto. Dahil nga po dun sa 10 taong gap. Oo. Magmula nung breast cancer, meron pa pong hindi na ipagamot, na ipakimo si Felisa. Dahil di siya nagpakimo. Ang isa pa, kaya kanina nagtatanong ka, bakit, Doktora, kailangan pa rin ba magpakimo? Ang explanation dyan, kapag inopera na ng doktor, yung may mga unang-una tinecheck nila kung may tama, kung may tinamaan na lymph nodes. Kung sabihin naman ng walang tinamaan na lymph nodes, kailangan pa rin ng chemo. Pero ang chemo naman, minsan 2, 3, maximum of 6, pero light. Kasi ibig sabihin, ang paliwanag ng mga doktor,
meron mga cancer cells na hindi makita sa mata. Hindi kaya makita sa microscope. Kaya nga, kapag kaya ang chemo, yan ang papatay. Pero based sa latest, sa mga gamot yan ng chemo, dati-rate, good and bad cells napapatay ng chemo. Opo. Pero sa ngayon, yung bad cells na lang. Tama. Sabi nga nung isang nakausap ko, ngayon daw, dati talaga pag nag-chemo ka, Dok, yung iyong buhok, mauubos. Ngayon daw, may mga pasyente na hindi na ganoon katindi yung epekto sa kanila ng chemo. So, ayan nga, yung sa mother ko, ito rin ang ina-advise. Oo. Talagang kailangan po. Kailangan talaga magpa-chemo. Mm-hmm. At ako sakali naman, sabi naman na lalagas ang buhok, hindi bali na kasi ngayon, ang dami naman sombrero, marami may mga wig. Pero isipin naman ninyo, kasi sa kapag nagki-chemo, 6 na buwan. Mm-hmm. 6 na buwan yung paghihirap. Pero after ng 6 months, okay ka na. Mm-hmm. Yan ang lagi natin sinasabi. Pero yung mga sa mga natatakot, ayaw makinig sa advice ng doktor, yung iba naman, nag-skip to alternative. Let's say ako, alternative medicine. Mm-hmm. Pero hindi ko ina-advise na pag alam ko na may ganung klaseng sakit, sasabihin, unahin mo muna magpa-opera o unahin po ninyo magpa-chemo, magpa-radiation. Pag normal ka na, pag sinabi ng doktor, okay ka na, okay. Then mag-alternative medicine ka na. Ayun. So, naku, maganda yung paalala. Mm-hmm. Doktora, may paglilinaw, ha? Lalo na po sa mga may ganitong kondisyon. Saka, grabe talaga itong cancer. Imagine yung isang kilalang basketball player, no? Mm. 17 years siya naglalaro, hindi siya na-diagnose ng kahit anong injury. Then, biglang nalaman meron siyang colon cancer. So, yan. Dapat... Pagdating naman sa colon cancer, lagi ninyong kapag kayo ay meron blood discharge, let's say kung nagdumi kayo, may dugo. Mm-hmm. At sabihin natin, nagkataon lang na meron kayong almoranas, huwag ninyong gagawin dahilan, dahil may almoranas ako, yung dugo ay dahil sa almoranas. Kapag ka meron blood discharge, punta na kagad kayo sa gastroenterologist. Magpakita na po kayo sa doktor. At sinabi ng doktor, kailan ng colonoscopy, magpa-colonoscopy na kayo. Dahil kung meron pa lang, nag-i-start pa lang, doon sa colonoscopy, ang gagawin ng doktor, susunugin na niya yung polyp. Yung pagkasunog na yung polyp, wala nang problema. Hmm. Pero kung pinabayaan ninyo, pag lumaki na lumaki ang polyp, magiging cancer. Opo. Kaya napakalaga maagapan ito, mga kapanalig. Talagang walang pinipili. Mm-mm. Napakarami na po na naapektuhan. Ang prevention, nasa atin pa rin yun eh. Nasa... Tama. Kung lagi ka nagpapa-check up, tapos siyempre alisin. Kasi alam, sa totoo lang, mabilis magsabi. Pero once na nandun ka na, natatakot. Pero lagi ko sinasabi, huwag po kayong matakot sa maliit na hiwa. Kasi maliit lang yung kesa, huwag niyong hintay na maging malala, na halos kalahating katawan po ninyo, hihiwain ng doktor. At hindi lang yan, mas malaki pa yung gagastusin. Kasi mas matapang na gamot ang gagamitin sa inyo. At the same time, mas maraming treatment pa. Mas mahabang gamotan. O instead na operation lang, may chemo, may radiation, at iiba pa. Katulad yung kanina kay Felisa, yung hormonal medicine, mahal yun. Opo. Yung isang klase, 95 ang isa. Yes. Hormonal medicine. Meron yung mother ko. So, talagang importante, pangalagaan po ang ating kalusugan at lakipan ng malakas na pananampalataya, mga kapanalig, ang pagsubok na ito. Talagang lalo tayong kumapit sa Panginoon dahil hindi natin alam kung ano ang haharaping pagsubok ng ating pangangatawan. Dok, bago natin ipagpatuloy yung ating usapan at alam ko meron ka pang nakahandang mga ipapayo sa ating mga kapanalig, tuloy-tuloy lamang po tayo dito sa ating munting programang Caritas in Action! In Action. Makinig. Caritas in Action. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating Caritas in Action habang nanonood si Brother Pepito Alberto. Hi, Doktora, I'm watching. Si Katrina Pescador, magandang hapon po sa iyo. At kay Kapanalig Amanda Sagmit, magandang hapon ang kanyang bati. Ganoon na rin si Norberto Capule. At si Anthony Papilleras, may katanungan kung libre daw ba ang check-up sa PGH tulad ng mga ultrasound, spirometry test, 2D echo at ECG. Libre ba, Doc, sa PGH? Ayun ang hindi ko kabisado.
kung ano ang patakaran ng PGH. Most likely libre dahil government, ano? Ang challenge dito, Brother Anthony, yung schedule. Yung schedule, yung haba. Sa dami. Sa dami ng pila. Opo. So, sa dami pumipila. Opo. So, hopefully, magkaroon tayo ng ugnayan sa PGH to confirm itong information na ito at maisahin papawid natin sa ating programa. Okay. Doc, kanina pinag-uusapan natin. Ito. Mm. Suliranin din to dahil nga mainit ang panahon. Oo. Maraming nagbabaliwala nito. Pero, bigla-bigla, umaatake. Heat stroke, doktora. Mm. Ano yung karagdagang payo mo sa ating mga kapanalig? Lalo na nga't mainit talaga ang panahon po ngayon. Yung let's say, kung meron kayong mga sasakyan at kayo ay magsha-shopping at meron kayong kasama na senior citizen o meron kayong kasama ang mga bata, huwag na huwag po ninyo sila iiwan sa sasakyan. Dahil kapag more than 10 minutes sa sasakyan, iba yung init, makakaroon ng heat stroke hindi lang sa senior, pati ang bata. And then kapag naman kayo ay nasa kadalasan may mga parking na sa open space. So sobrang init. Pagbukas po ninyo ng pinto, i-open po ninyo yung lahat ng bintana. Palabasin mo muna yung init sa, na nakakulup sa kotse po ninyo. Mm-hmm. Kasi kundi talagang sa ngayon talagang ramdam na natin yung init ng panahon. Opo. At walang pinipiling edad yan, ha, doktora? Tapos yun sa mga mahihilig naman sa mag-exercise, mag-jogging. Okay. Piliin po ninyo yung oras, let's say yung before 8 and then the late afternoon. Wag na wag din po yung sa araw ng ano ng oras. Yung oras ng tanghali, yung kainitan. Kainitan. Saka isa pa, kadalasan kapag let's say kung kunwari po kayo ay napagod, wag na wag muna iinom kaagad ng tubig kasi nandoon yung iba napaparalyzed. Ah, okay. So hindi advisable yung galing ka sa labas, sobrang init. Oo. Pasok mo ng bahay, inom ka agad. Kailangan pahinga cool down muna kayo. Okay. Huwag yung, lalo na yun, kasi meron yung mga nakilala ko na mga, yung mga nagja-jogging. Okay. Tapos natawag mo dun sa, yung sa 1 meter run. Yun, tapos after that, yung sobrang pagod. Tapos bigla kukuha ng tubig na malamig. Yung biglang inom na diretso, bigla. Yun, marami, meron ako nakilala na dalawa na hinimatay. Na stroke. At natuluyan na. Siguro na bigla yung kanilang pangangatawan doon sa biglang, lalo na kung malamig agad yung ininom na tubig. Oo. Oh. Kasi maano pa yun. Tapos ang gagawin naman ninyo, umupo lang muna. Magpapahinga lang muna. And then sa ano naman, sa since mainit naman, ay ang Pilipino naman eh, madalas naman maligo. So mas maganda, madalas maligo para yung init ng katawan lalabas. And then kapag feel naman ninyo na talagang sobrang init ang panahon, na sobrang init, mag cold water. Mm-hmm. Ay to Doc, nabanggit mo yung pagligo. Halimbawa, kay galing sa init, magdating mo ng bahay, ikaw ba, na-advise mo ba na antimano, maligo agad? O kaya din ng sabi hindi, mo na kailangan, cool down? Let's say kung galing ka sa labas, basang-basa ka ng pawis, mag-towel dry ka muna. Okay. Huwag ka muna agad papasok sa banyo at maligo. At let's say naman, kung kayo ay maliligo naman na, ang lagi ina-advise, yung unang baksak ng tubig, either ang tama sa paa ninyo, sa paa o sa hita, huwag sa ulo. Kasi meron kasi kadalasan, lalo na pagka-shower, yung ulo nila, tinatapat na kagad sa shower, masama po yun, lalo na kapag hot water pa, o sabi natin cold, basta lagi ang unang baksak ng tubig, sa paa o sa hita. Okay. And then after ng medyo nararamdaman na ninyo na medyo nagko-cool down ng katawan po ninyo, tsaka lang yung basain ang buhok ninyo. Mm-hmm. Ah, okay. So, hindi dapat diretso. Hindi dapat lalo diretso. Na Doc sa Pinoy, buhos agad eh. Tawag doon yung buhos agad, ulo agad. Dapat pala lower part muna. Lalo na yung mga gumagamit ng shower. Kasi minsan di mo alam may mainit na tubig ang unong tatamaan yung buhok po ninyo, masusunog buhok niyo o kaya balat ninyo. Pero ang talagang masama talaga ang unang tama sa ulo talaga. Kailangan sa paa o sa katawan. Ah, kaya doon yung minsan po yung nabibigla. Nakala ng ilan Doc, ang tawag doon, napapasma. Oh. Di ba naalala mo Doc, yung kasabihan na pasma, di ba? Yes. Oh, lalo na ating mga tsuper, yung mga laging nakasapatos, lalo kaysa sa pagmamaneho, pagod o sa paglalakad ninyo.
kailangan talaga tanggalin mo na medyas ninyo, magpahinga muna ng 30 minutes okay. bago kayo magbasa ng paa, bago kayo maligo. Yung iba ayaw maniwala. Pagka nag-reach na po ninyo ang age 55 and above o senior, nandun na ang huling pagsisisi. Nagkakaroon na ng rayuma, gout sa paa. Nandun ang, kasi ganun talaga ang mga kabataan, di sila naniniwala eh. Pero after that, sa ginagawa po ninyo, magiging paspado ng kamay o paa ninyo. Lalo na po sa mga nagluluto, ha? Yung sa mga nagluluto naman, ang papayo ko, dapat meron isa tagalinis ng kalat mo. Hindi yun, kayo, let's say, kayo ang nagigisa, kayo nagluluto. Okay. So, mainit ang kamay ninyo, wag na po kayo, let's say, kung gusto kayo, wala kayong ano, wala kayong kasama sa bahay, itabi muna ninyo, hayaan mo muna mag-cool down yung init sa kamay mo. Kasi maraming na ako nakilala na nung panahon ng COVID, kasi walang handang buhay, so siya ang nagluluto lahat. Hmm. So nagluluto, at the same time, pagkaluto, siya na rin naguhugas. Alam mo, sa kinita daw niya, doon sa loob ng, sabihin natin, 6 na buwan, doon sa panahon ng lockdown, ngayon ang laki ng ginagastos niya. Dahil na yun, ano, yung kamay niya dito sa ugat niya, na ano na, kung nakaroon ng depresya at kailangan niya mag-undergo ng major surgery. At nahihirap siya ngayon magkumilos ngayon. Mm-hmm. Dahil nga, dahil sa pasmado. Mm-hmm. So, yan, yung mga nabanggit mo, Doc, yung ako, guilty ako dyan nung panahon ng COVID. Mm-hmm. Kasi pagdating mo ng bahay, lalo na talaga, di ba, naging abiso rin na maligo ka agad. Oo. So, ayun, may mga pagkakataon, hindi maiwasan. Pero napansin ko nga, minsan parang may epekto ng panginginig sa'yo. Di ba, pagka pumunta tayo sa mga resort, sa mga swimming pool, di ba, lagi meron si isang sign na kailangan mag-shower ka muna bago ka tatalon sa swimming pool. Para maano yung ma-balance muna yung init o lamig ng katawan. Hmm. Kasi pagbaba mo sa tubig, malamig yun eh. So para kumbaga meron mo nang meron ka muna ng shower. Oo, shower muna bago ka bababa sa pool. Oo, yung iba kasi nagmamadali lalo na yung mga bata, ano? Ito may katanungan from 9241. Ask ko lang po, lahat po ba ng pensioner kailangan mag-file ng AKOP? Ang magfa-file ng AKOP ay yung mga surviving spouse, yung may ngayon sa pension niya ay galing sa asawa po ninyo. So ngayon yung mga hindi pa nagpa-akop mula last year, ang deadline is hanggang March 31st itong taon na to. Pag okay. hindi pa rin kayo nagpa-file ng akop para sa taon 2020-21, ngayon ay 21-22, ngayon ay 23 na, after ng March, May, putol na yung pension. Nako, yan yung sinasabi mo, kailangan may hawak na dyaryo. Oo, may hawak na dyaryo. May latest na dokumento, nagpapatunay ng pecha. Tapos, kapag naman na, let's say, kapag ang pinag-usapan March ay para applicable for 2021-22. Ngayon, after ng March, kapag yung asawa ay namatay, ang kanyang birthday ng yung asawa ay fall under May, June, July, August, kailan na po ninyo magpa-akop muli doon sa buwan kung kailan birthday ng asawa po ninyo. Tapos, yung mga retiree pensioner, hindi kailangan magpa-akop. Pero yung mga partial disability pensioner, kailangan din magpa-akop. Ayan. So, hanggang kailan na lang, Doktora? March 31st, itong buwan na to. Oh, next week na yun. Opo, hanggang next week na lang. So, importante yan. Saan po ipapadala itong kanilang akop, Doc? Sa nearest branch ba? Nearest branch okay. na lang. So, importante po yan para hindi po maputol ang tapos inyong pension. Tapos, pagka po kayo ipuputa sa SSS, titignan okay. po ninyo yung SSS number, kung ano ang last digit para siyang sasakyan. Kung let's say, ang last digit mo ay 6 sa araw ng Miyerkules po kayo pupunta. Let's say, kung ang digit ay 9 or 0, Friday. Ayan. So, kung 1 and 2 is Monday. O, para din sa color coding daw po parang yan. Parang coding ng sasakyan. Huwag po kayo pupunta ng, let's say kung ang number ay 4, tapos pumunta ka ng Lunes, hindi ka papasukin ng gwardiya. Ayan, opo. So magandang paalala po yan. At nang sa ganun, hindi na rin tayo magpabalik-balik. Pa. Oo, tapos magka ganyan, let's say for this year, kung talagang may panahon po kayo, pupunta na po kayo, magpa-akop na po kayo kasi mahirap kasi once na na-cut off yan, maghihintay po kayo ng 3 buwan bago siya ibabalik. Okay, so napakaganda yung iyong paalala. Mm-hmm.
pagdating po sa pension, hindi natin mapipigil si Doktora Hilda sapagkat hindi siya papayag na maputol ang kanyang pension. Diba, Doktora? Oo. Siya po ang ating batayan. Yes, sa akin naman, ayoko mawala ang pension ko. Kapag kami lumigaw sa akin, bawal ako may boyfriend. Ayun lang. Mapuputol ang pension ko. Meron pa lang meron pa lang kapalit. Totoo 'yun ha, sa mga surviving spouse, ha, bawal magkaroon ng boyfriend, bawal magkaroon ng kalipin, puputulin din ng SSS. At ang mga marites niyan ay mga in-laws mo doon sa site ng asawa mo, yung namatay na asawa. Sila ang magsusumbong sila sa iyo. Sila magsusumbong sa SSS, putol 'yan. Kaya ayan, mamili po kayo. Ano? Pick your medicine, hindi po isa. Pension o pag-ibig, ganun ba? Oh, let's say kung kayo umibig ulit, siguraduhin mo, yung ibibigay niya sa'yo, mas malaki pa doon sa monthly pension na natatanggap mo. Ayun, oo. So si Doktora ang pinili niya, pension. Hindi niya pinili ang pag-ibig. Pinili ko pension ko. Alright, mga kapanalig, nako, maraming kaming natutunan sa'yo, Dok, ha, ngayong araw na ito. At syempre, nagpapasalamat po tayo sa pagkakataon. Oh, meron daw, maraming salamat, Amy. Ito, hinabol ni Amy. Ah. According daw mismo sa PGH, hindi raw libre pag laboratories. Ayan, so may kabayaran din, ano? Hindi libre sa laboratories, pero kung kayo, pero humingi po kayo ng, request mula sa doktor ng PGH, and then pwede naman nyo ilapit yan sa PCSO, sa DSWD, sa Office of the Vice President. Okay, so mga kapanalig, Doktora, maraming salamat po. At tuloy-tuloy nating suportahan ang mga ginagawang pagmimisyon ng ating munting programa, Caritas in Action, sa ngalan po ng ating mga kasama mula sa Caritas Manila at dito sa Radyo Veritas. Ako po ang inyong damay kapanalig, Joel Garcia. Ako naman po si Doktora Hilda Ong. At kami nag-iiwan ng mensaheng sumayin nyo ang katotohanan. Happy weekend! Inyong napakinggan ang Caritas in Action. Abangan mula Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Magkatang Diyos na Diyos ng